So for this mini vlog ay ito yung isa sa most requested mini vlog nila sa akin, yung makita ang mga manufacturing facilities ng Brilliant. So nandito kami ngayon sa Bulacan at ipapakita namin sa inyo kung ano nga ba ang mga ginagawa namin dito. Bawal to. I-blade niyo to. Wait lang, hindi ako nag-gaw. Balik. Sara natin. So magsisimula tayo dito sa kanilang entrance. So pagpasok nyo, nandito na agad yung lobby. And dito nag-time in, ta-time out ang aking mga employees, ating biometrics. And meron tayo ditong mga permits. So ayan, kompleto po kami ng permits. So nandito rin yung ating guard. And dito sa side na to, iniiwan nila yung kanilang... Actually, makikita nyo na iba siya doon sa... repacking area namin sa Morong. Dito iniiwan na nila yung mga gamit nila and may logbook at saka iniiwan nila yung mga phones nila. So sinosurrender po ng mga employees ang kanilang mga cellphones. And kung makikita nyo, marami kaming palaging ganito. So ang tawag dyan ay SOP or Standard Operating Procedure. So bawat area nakalagay ito para nare-remind yung ating mga employees and required din siya ng FDA or Food and Drug Administration. And then dito naman sa side nito, nandito yung kanilang admin office na hindi na natin bubuksan. At nandito naman yung ating conference room kasi sobrang busy nila. And syempre, hindi nawawala yung ating mini altars sa bawat establishments na meron tayo. So tara, let's go! Ito naman yung kanilang quality control laboratory. Hi! So dito, andito yung kanilang retention area. So yung retention, ito yung mga nilalagay nila na products. Para siyang sample. So, bawat batch, nagtatabi sila ng mga samples para pag may nag-complaints, may nagreklamo, makikita nila kung sa amin ba talaga galing yung produktong yun. So, may mga code dyan. Ayan. Makikita nyo yan dyan. Tapos, andito yung kanilang mga receipt, mga product information file na hindi pwedeng ipakita. Hello. So, let's go. So, ito nga pala, kung makikita nyo yung flooring nila, anong tawag dito? Carpet. Iba yung type ng carpet nila. So, dito pa lang, nakukuha na yung dumi ng inyong mga sapatos. And then, pagpasok mo naman dito, grabe, pwede kang manalamin sa kanilang floor. And, nandito naman yung kanilang locker area. So, meron po silang kanya-kanyang locker area. Hello po. Yan si ate ang kanilang utility. And dito, meron din silang clinic. Hi! Ayan, ang social ng clinic. May sakit ka ba? Kukuha ko ng gamot. Kukuha siya ng gamot. So ayan, meron silang clinic. And then, let's go. So ito naman yung kanilang gowning. Wait lang, silipin natin. Ayan, ito yung kanilang female gowning area. So kung makikita nyo, grabe, ganyan sila kalinis dito. So kapag manufacturing, kahit naman repacking, kailangan palagi tayong malinis. Ito naman yung male gowning. Teka, baka may nagbibilis. Walang tao. And then, meron silang restrooms. And, dito, ang tawag dito ay nakalimutan ko, pa-flush na lang. Pero required din to ng FDA. So, hindi yan basta nakalagay lang dyan. This is required by FDA. Tapos, kailangan natin mag-gown. Wait lang, hindi ako nag-gown. Balik. So, pasensya na, nakalimutan kong maglagay ng gown. Binuksan ko na kanina, hindi ko pa. So, mag-gown tayo. So, isa to sa pinakamahalaga na isusuot mo kapag papasok ka ng manufacturing, yung hairnet. Kasi, di ba syempre, nagmamanufacture kayo ng products, may tendency na lumalaglag yung hair ng mga employees, ng visitors. So, kailangan nagsusuot tayo ng ganito.
Ayan. So, I think I'm ready. So, pwede na tayo pumasok. Okay. So, kung makikita mo, every area nila, merong nakalagay na SOP. So, kapag labas nila, nakalagay dito na kailangan nire-remove yung PPE, yung mga head cup nila, at laging dinidisinfect ang kanilang mga kamay. So, papasok na tayo. So, kung makikita nyo, merong production room 4, may 3, may 2, may 1. So, medyo malawak na yung ating production area. And nakalagay din dito, meron tayong mga first aider org chart para sa mga nagpa-first aid sa ating employees. Hello. So, dito sa Bulacan, karaniwan sa mga kita nyo, minimal or konti lang yung employees nila, unlike sa Brilliant Skin, kasi meron na silang fully automated machine. So, from dito, nilalagay niya yung ating mga jar. Tapos, machine na yung magpapagana niyan papunta sa ating filling area. So, tingnan nyo mabuti. Ayan. And then, after filling area, winaway ni ma'am to check if enough or tama yung content na nakalagay sa bawat product natin. So, ganun ka busise yung process when it comes to manufacturing. And then, after nilang mag-check nung timbang, makikita nyo, naglalagay sila ng stopper at spatula, and then kinakap na din nila yung ating mga creams. Tapos dito naman sa area na to, isa to sa pinaka-busy, and even before, ito yung very matrabaho kung tawagin namin sa Brilliant Skin. So, dito sila nag-sticker at naglalagay ng hologram. Ayan, napakadami nilang ginagawa. Ayan. So, everyday, especially sa ating rejuvenating facial set or Brilliant Rejuve set, halos everyday, bago yung mga stocks na nire-release namin. So, pagkagawa niyan, release din agad. Tapos, dito naman sa area na to, meron kaming sealing machine. So, ang tawag dyan ay sealing machine. Then, paglabas na niya, meron na siyang seal. Kumbaga, sealed na siya. Ayan. So, meron lang tayong operator na nandun. And then, dito naman sa area na to, kung makikita niyo si Kuya, binabatch niya o nilalagyan niya ng expiration at manufacturing date yung ating mga products. Tapos dito, ang tawag kay Kuya ay packer. Tama, packer. So, siya naman yung nagbabox ng ating mga products. Ayan, magsishortcut na tayo. So, ito, dito sa area nito, ito naman yung kanilang production office. So, nandito yung mga superior ng ating production. Kung may kailangan na files. So, ito naman ang ating production room 3.